Writing stopper. Diyan ko. Ano man yung log card. Kumusta mga chong? So today's vlog, tutuloy na natin yung ating part 2 para sa dual horn, stack, tsaka loud horn. So okay, so itong ating relay. Okay, so tanggalin ko yung relay. Okay, so kung malilito, kung first time mo ito napanood, panoorin mo lang yung part 1. Okay, so yun po yun sa loud horn. So ngayon, so meron tayong apat, 30 sa diretso sa baterya, then yung 87 yung positive ng busina. So ngayon, para maging na dual horn, loud tsaka stock, so ang tatanggalin lang natin is yung 85 tsaka 86. So yung 85 tsaka 86 is yun yung dinugtungan natin na so eto yung stock na terminal. So ngayon, yun lang yung aalisin natin dun sa relay. Ayan. So ang gagawin lang natin dito is hanapin natin yung positive ng busina at yung trigger ng busina. So sa Yamaha kasi negative trigger. Okay, dito sa stock terminal ng horn, isa hanapin natin yung negative. Kasi yun yung ilalagay natin sa 85 ng relay natin. So, alisin ko muna siya. So, kailangan natin ng tester dito. Test light. Okay. So, we have color pink and color brown. Ayan. Okay? So, ang busina ng Yamaha is negative trigger. So, yung negative trigger niya is color pink. So, halos lahat ng Yamaha is pink yung trigger ng busina. Then ito yung brown is the positive ng busina natin. So bago natin malaman, iti-test light natin. So pag napanood mo na to, kahit hindi ka na mag-test light, okay? Kasi napanood mo na. So papakita ko muna. So okay, ito na ito yung test light natin. So hanapin natin yung positive muna, okay? So, ilagay natin to sa body ground. Ito. Ayan. Okay. Ayan. Then, kailangan naka-on sa ignition. Okay. Ayan, naka-on. Then, negative yung end. So, pag umilaw, yun yung positive. So, tingnan natin yung pink. So, hindi siya umilaw. So, yun, umilaw. So, automatic, ang positive ng busina natin is yung color brown. Okay, para malaman natin na yun yung trigger ng busina natin. Okay, para makuha naman natin yung negative trigger o yung negative. Syempre yun na yun, yung kulay pink, diba? Pero papakita pa rin natin na negative trigger yung busina. So itong end, lalagay natin to dito sa pin 30. So yung pin 30, diba, diretso sa baterya. Okay. Ayan. So, sa pin 30, yung isang end. Ayan. Then, lalagay natin sa kulay pink. Ito. Kulay pink. So, ayan. Ayan. So, hindi siya iilaw. Iilaw lang siya kapag binusina natin. Ayan. Okay. So, bubusina ko. Pindutin ko yung switch ng busina. Ayan. So, negative trigger yung... So, ngayon yung negative trigger na yan is... Diyan natin lalagay yung 85 from relay. So, 85 from relay. Okay? So, nilagyan ko diba last time na extension? So, 85 ng relay papunta dun sa kulay pink. So, mamaya na natin naayusin yung wiring. Papakita ko lang muna. Okay, so itong 85, samahan na rin natin nung isa sa pin nung busina. So kahit ano dyan, walang polarity yan. So isama na natin dito sa 85 yung isa. Okay? Para may ground na siya. So ito kasi yung ground nung busina, di ba? Yun. So kulay pink. Alin dyan ha? Kahit ano dyan ha?
Okay, ayan. So, yan yung magsisilbing ground, pusina. Okay? So, ipapakita ko lang sa inyo na kahit hindi ko pa naayos yung wiring, papakita ko lang kung paano gumana. Okay? Tapos mamaya, papakita ko kung paano yung pagkakaayos ng wiring. Okay? So, yung 86 ng relay ito, nilagyan ko na extension, di ba? So, ngayon tong 86, papunta dun sa normally open ng okay, 86. Ayan, is papunta sa normally open ng halo switch. So ito yung halo switch natin. Halo switch natin, yung normally open natin is nasa gitna. Okay? Ayan. So ang color niya is white. Dito, white. Normally open, nasa gitna, white. Papunta sa 86 ng relay. Okay? 86 ng relay. So, mamaya ko na lang ipapakita yung kung paano maayos yung wiring. So, ipapakita ko lang kung paano gagana. So, 86 is papunta sa normally open ng halo switch. So, lalagyan lang natin ito lang tape. In case na hindi siya dumikit. Pansamantala lang ah. Papakita ko lang yung talagang para makita niyo yung pinaka connection niya. Then sunod naman is yellow. Okay, yellow. Itong yellow is sa common. So papunta to sa stock positive terminal ng busina. Ito yung color brown. Okay? Then ito yung color green, yung normally close, lalagay natin sa isang pin ng stock busina. Okay? Normally close dito sa isang pin ng stock na busina. Okay, so hindi pa natin paiilawin ha. So papakita lang natin ha. So ito testing natin. So wala pang ilaw ha. Okay, ayan. So, kapag hindi nakapindot to, stock busina yung tutunog. Okay. So, pag pinindot ko to, magiging loud horn siya. Okay. So, ngayon, pailawin natin siya ngayon. So, pag lalagyan natin siya ng indicator, kung saan, pag pinindot mo siya, ibig sabihin, may ilaw, naka-loud horn ka. So, ngayon, gagamit ka ng diode. Itong positive natin, isasama natin dito. So, tanggalin muna natin dun sa 86. Okay, yung normally open, tsaka yung positive, magsasamahin natin. Ayan. Magsasamahin natin yung normally open, tsaka positive. Tapos gagamit tayo ng diode. So, yung diode natin is IN4007. Ayan. Okay. Itong cathode side, yung may silver, is papunta dun sa 86 ng relay. Tapos ito is dito sa, yung wala, is dun sa halo switch. Okay? Ayan. So, okay. Ayan. So, pinagsama natin yung positive tsaka normally open nung halo switch. So, ilalagay natin. Okay? Itong may silver, papunta sa 86. Okay? Ayan. So, ilagay ko to. So, pansamantala lang muna itong wiring na to, ha. Para makita lang natin yung paano gagana. Tapos mamaya papakita. Tapos ito, itong may silver side dito sa 86. Yung papunta ng relay, di ba? Ayan. Okay. Ayan. Tapos ito, yung black, i-ground natin. Okay. Ayan. So, lagay natin sa ground. Ulit. Normally open, tsaka yung positive ng halo switch, papunta sa diode, dito sa walang silver. Then diode, yung may silver, papunta sa 86 ng relay. Okay? Tapos, itong normally common, papunta sa positive terminal ng busina. Okay? Common, papunta sa positive terminal ng busina. Then yung normally close, papunta dito sa isang side ng stock. So, ayusin na natin yung wiring para
makabit na natin. Okay? Ayan. So, hindi ko napakita yung pagbutas ko. Ayusin na natin. So, okay. Yan yung tapos na natin. Yan yung wiring ko. Ayan. Yun. Ayan. Then, ayan. Punta doon. Then, ito. Ayan. Okay. Yun. So, kakabit ko na to. Tapos, testing na natin. Okay, Chong. Tapos na. So, testing na natin. On. So, ito yung stopper. So, pag inon ko, ito naman yung loud cord. So, pag walang ilaw yung halo natin, stuck yung tutunog. So, pag loud, sa natin. Ayan. So, indicator na naka-on yung ating loud horn. Okay. So, ito yung wiring diagram nung ginawa natin kanina. So, unahin natin yung relay. So, yung relay, meron tayong 87, may 30, 85, at 86. Okay? So, yung 30, lagi yung nakatap sa positive ng battery. Okay? Positive ng battery. Then, yung 87, okay, 87 naman, isa sa positive ng horn. Loud horn, okay? Then, tong 85 is papunta dun sa stock terminal ng busina. Negative. Stock terminal. Stock terminal ng busina. Okay? Ayan. So, papunta yan dito. Sa negative. Color pink. Pink. Sa Yamaha. Okay? Then, tong positive terminal, yung light brown. Okay? Light brown. Light brown. Ito yung positive ng stock terminal ng busina. So, ngayon ito, meron tayo ditong halo switch. Halo. So, meron tayong common, normally close, at normally open. Okay? Etong positive ng stock terminal ng busina is papunta sa common. Okay? Stock terminal, ito yung hinuhugot, di ba? Ayan, dalawang yan. Okay? Stock terminal na light brown, yung positive, is papunta sa common. Okay? Tapos, ito yung positive tsaka negative nung halo. Then, okay, ito naman yung stock na busina. Okay. Stock. Stock horn. So, may dalawang ano dyan. So, it doesn't matter kung saan mo siya, kung walang polarity yan. So, itong normally close, maglalagay ka lang dyan ng isa. Okay? Okay? Ayan. Normally close dun sa isang pin ng stock busina. Tapos, ito is negative na. Ground. Okay? Negative. Pwede natin isama siya dito sa 85. Kanina yung ginawa natin, di ba? Ayan. Tapos ang natitira natin, yung 86. Yung 86 is papunta dito sa normally open. Normally open. Ayan. 86 ng relay. Ito, okay? Ayan. Ayan. Papunta sa normally open. Okay? So, pag yung 86, ha? 86 ng relay papunta sa normally open. So, baka makalimutan natin yung negative nung
negative ng ating plug horn. Okay? Ayan, okay? Then, itong positive, positive na, gagawin natin siyang indicator kasi yung pinaka-ilaw niya. So, ang gagawin natin, itatap natin siya dito sa normally open. Okay? Itatap natin, ha? Sino magagalit? Hindi yun magagalit. Itatap natin. Ayan. Okay? Itatap natin. Okay? Ayan. Tapos, itong ground, lalagay natin sa ground. Kung negative, babad na natin sa body ground. Okay. So, pag sinusi mo yan, naka-on na yan. Kahit pindutin mo yung ano, naka-on na yan. So, papasok na dito yung diode. So, yung diode, dito natin ilalagay. So, yung diode is papunta rito. Ayan. So, to ini-indicate niya yung silver, yung negative, yung cathode. Dito yung anode. So, dito, yung silver na to is dun sa 86, papunta sa 86. Then, itong diode na to is dito, pagsasamahin mo itong dalawang to. Yan yung ginawa natin kanina. Ayan. Okay? So, yan yung ating wiring diagram ng horn. Dual horn, loud and stuck. Yan. Okay? So, yan po yung ating wiring diagram. So, napaka simple lang.